Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loving us and saving our soul, thank you for sharing pleasures, Lord, for us who were supposed to go to hell forever. Ama naming Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagdanak ng iyong napakahalagang dugo para sa amin na mga nararapat na mapunta sa impyerno magpakailanman. So we became to your children after being forgiven our sins forever by your pleasures, Lord. Kaya kami po ay naging mga anak ng Panginoon matapos na patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong napakahalagang dugo. So we really thank the Lord for your great and wonderful grace and love every day by day. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon para sa iyong dakila at kamangamangang biyaya at pag-ibig sa araw-araw. Although we became your son, but please help us to grow in your faith so that we can make the Lord's work more powerfully. Bagaman kami po ay naging iyong mga anak, pakiusap, tulungan niyo po kami na lumago sa aming pananampalataya upang magawa namin na ang gawain ng Panginoon ang higit na makapangyarihan. O Lord, especially, even this year, please help all our dear families and relatives to be saved because still they not yet be saved. Panginoon, lalong-lalo na rin po sa taong ito, pakiusap, tulungan niyo po na ang lahat na aming mga minamahal na pamilya at mga kamag-anak ay maligtas dahil sila po hanggang ngayon ay hindi paligtas. In order to deliver the gospel to our beloved, our family and relative, so please give us strength so that we can do our best to do this. Kaya Panginoon, para po maibahagi namin ang ebanghelyo sa aming mga minamahal na pamilya at kamag-anak, pakiusap, pagkalooban niyo po kami ng kalakasan upang magawa namin ang lahat na aming makakaya para dito. O Lord, even today, if there are some brothers and or sisters who are not in good health among us, please restore health quickly. At Panginoon, sa amin kung mayroon po mga brothers and sisters na wala sa kanilang maayos na kalusugan, pakiusap, muli mo pong panumbalikin kaagad ang kanilang kalusugan. If there are some brothers and sisters who are not with us at this time, please help them to be with us next time. At kung mayroon man po sa amin ng mga brothers and sisters na wala po dito sa ngayon, pakiusap, tulungan niyo po sila na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila. O Lord, although we have very having a hard time, even though we are very busy in our day, but we have gathered here after overcome to learn the Word of God. At Panginoon, bagaman kami ay abalang-abala at marami mga kahirapan, at subalit ngayon, sa oras na ito, kami po ay nagkakatipon upang pag-aralan ang salita ng Panginoon. So please, this time, touch our heart through the Word of God so that we can live in captivity by the Word of kaya, the Lord God. Pakiusap, Panginoon, hipuin mo po ang mga puso sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na at upang kami maging bihag ng Espiritu Santo. And please engrave your words in our heart at this time. At pakiusap, tulungan niyo po kami na maiukit ang iyong mga salita sa aming mga puso sa oras na ito. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Let's open the Bible, Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 16. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Hebreo chapter 11, verse 8 hanggang 16. Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 16. Hebreo chapter 11, verse 8 hanggang 16. Please. Babasahin ko po. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob
na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa pananampalataya, maging si Sara na isang baog, ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa'y itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, ay isinilang ang mga ina po na kasing dami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang ng mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa mga katuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Good morning, everyone. This chapter is the meaning of the faith chapter. Kaya dito po, ang chapter na ito ay ang chapter ng pananampalataya. After we got salvation, we became son of God. God is starting to love us. Kaya matapos po nating maligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos at nagsimulang ibigin tayo ng Diyos. So, because God loves us, God sent Jesus Christ to save us. Dahil sa iniibig tayo ng Diyos, kaya nga isinugo niya si Jesus Cristo para iligtas tayo. Even though God loves us every day, day by day, but not all Christians make the Lord feel proud. Bagaman, iniibig tayo ng Diyos sa araw-araw, subalit hindi lahat ng mga Kristiyano ay nagiging, ang Diyos ay nagiging proud. So after we are saved, we are divided into two types of brother sister inside of God. Pagkatapos po nating maligtas, tayo ay nahati sa dalawa sa paningin ng Diyos. First, those who live as children of God, whom God is proud of. Una, yung mga Kristiyano na ang Diyos ay talaga nagiging proud. And secondly, those who grieve God as children of God. At yung pangalawa naman ay yung ang Diyos ay natitighati. So, some Christian may put the Lord to shame. Kaya nga, yung mga Kristiyano, ang mga Kristiyano napapahiya ang Diyos. But some Christian may make Lord feel truly proud. At yung ilang mga Kristiyano naman ay talagang lubos na nakakapagpa-proud sa Diyos. Even if both of them were saved by the blood of Jesus Christ, but contents of their lives are completely different. Bagaman, ang dalawang grupong ito ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng ni Hesus Kristo, subalit yung nilalaman ng kanilang buhay ay lubos na magkaiba. So after we were saved, some make God feel ashamed, some make the Lord feel proud. Kaya nga, pagkatapos po nating maligtas, yung ilan ay talagang sa Diyos ay napapahiya ang Diyos at yung iba naman ay talaga nakakapagpa-proud sa Diyos. That's why, please look the Hebrew chapter 11 verse only 16. Kaya nga, tingnan po ninyo sa Hebrew 11 verse 16. So if you read chapter 11 verse 16, it said, God is not ashamed to be called their God. Sabi po dito, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. So what do you want to be? Kaya ano po yung nais ninyo? So we should be being who the Lord is proud of us when He see us. Kaya nga po, dapat tayo ay maging mga tao na ang Panginoon ay nagiging proud kapag tinitingnan niya tayo. So God is not ashamed to be called our God. So today, we are thinking about today's sermon's topic is to think about that. God is not ashamed to be called our God. Kaya pagpapatuloy po natin yung patungkol sa topic natin na ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila.
So one more time, God is not ashamed to be called our their God. So if so, what kind of their imagine was God proud of? Kaya nga dito po, ang Diyos ay hindi nahiyang tawagin Diyos nila. Kaya nga, sa anong uri ng anyo ba nila ang Diyos ay naging proud? As we learned before last session, we summarized 7 people that God is proud of. Kaya gaya ng pinag-aralan po natin noong nakaraan, ay binuod ko po yung 7 tao na ang Diyos ay talagang naging proud. So in the past sermon, we learned the first of the 7, the one who obeyed the calling. Kaya doon sa nakaraang sermon po natin, yung una sa 7 ay yung una, ito po yung mga ang tao na sumusunod sa pagtawag. Do you remember? Naalala niyo pa po ba? And second, we learned the people who looking forward to the future in returns. At yung pangalawa, yung mga tao na nakatingin doon sa hinaharap na pamana. So, the third of 7 in the past sermon, we learned a person who dwelling in the God's promised land. At yung pangatlo na pinapag-aralan po natin noong nakaraang sermon, ang tao na naninirahan o nananahan sa lupaing pangako ng Diyos. Do you forget already? Nakalimutan niyo na po ba? So first, people who obeying when He was calling. Kaya yung una, yung tao na sumusunod na sa nang siya ay tawagin. And second, people who looking forward to the future inheritance. At yung pangalawa, yung mga tao na tumitingin sa hinaharap na pamana. And third, people who dwelling in the God's promised land. At yung pangatlo, yung mga tao na naninirahan sa lupaing pangako ng Diyos. So from now on, let's think, what kind of their imagine was God proud of? Fourth. At yung pang-apat, pag-isipan po natin, anong uri ng anyo nila ang Diyos ay naging proud? God is proud. Those who do not put hope in this earth. Ang Diyos ay nagiging proud sa mga tao na hindi inilalagak o inilalagay ang kanilang pag-asa sa mundong ito. So, let's see Hebrews chapter 11. Let's go. Hebrews chapter 11, verse 9. Kaya tignan po natin, Hebreo 11, verse 9. Verse 9, brothers and sisters, let's read together. 3-1. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. So in this verse, he said of them as in a foreigner country, and he said they dwelt in a house, not house, tents. Kaya gaya po sa verse sa talatang ito, sabi dito, at dumayo sa lupang sa ibang lupain, pagkatapos nanirahan sa tolda, hindi Brothers, po sa bahay. Sisters, let's see one more, verse 13. 13. Kaya, tignan din po natin yung verse 13. Such kind of people who are dwelling in tent. Ang mga gaya ng mga taong nanirahan sa tolda. Those all died in faith. Silang lahat ay namatay sa pananampalataya. That's why verse 13, shall we read together? 3-1. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. So, Bible says that they lived a life of stranger and pilgrims. Sinasabi po dito ng Biblia na sila ay nabuhay ng isang buhay ng dayuhan at manlalakbay. What is mean? Ano pong ibig sabihin nito? They were people who have lived on this earth but have a promise that they will go to heaven forever. Ano pong ibig sabihin nito? Sila ay ang mga tao na nabuhay sa mundong ito na mayroong pangako na sila ay mapupunta sa langit magpakailanman. So they lived the lives of a stranger and pilgrims in this earth. Kaya nga, nabuhay sila sa buhay ng dayuhan at manlalakbay sa lupaing ito. That's why they were not greedy for things on earth.
as if they would live on this earth forever. Kaya nga, hindi sila naging sakim para sa mga makamundong bagay na para bang mabubuhay sila sa mundong ito magpakailanman. That's why instead of built a great house, beautiful house, they dwelt in tents. Kaya nga, sa halip na magtayo sila ng mga gandang bahay, sila ay nanirahan sa tolda. Such kind of people, they did not build brick houses and settle there. Ang gaya ng mga taong ito, sila ay hindi nagtayo ng mga bahay na bato at nanirahan doon. Because they are a stranger and pilgrim. Because. Dahil sila ay mga dayuhan at manlalakbay. That's why, as I told you already, they dwelt in tents. Kaya nga, gaya ng sinabi ko po sa inyo, sila ay nanirahan sa mga tolda. Brothers, sisters, yesterday, the young adult members had an outdoor fellowship at the beach, on the beach. Kahapon po, yung ating mga kabataan na mga brothers and sisters ay nagkaroon ng outdoor fellowship sa beach. Isn't it? Di po ba? They had a campfire fellowship. Do you understand? Nagkaroon po sila ng bonfire fellowship. So, they had a campfire fellowship on Friday evening time and most of them slept in tents. Nagkaroon po sila ng bonfire fellowship at pagkatapos, yung karamihan sa kanila ay natulog sa tent. And next morning, next day, 9 o'clock, after the while gathering, they had time to listen the word of God outside the tent. At kinabukasan, 9 o'clock ng umaga, pagkatapos ng kanilang pagtitipon doon, sila ay nakinig sa salita ng Diyos sa labas ng tent. There are almost 80 plus members out there. Mahigit 80 yung nandoon. When I started preaching the word of God, 9 o'clock that time, it's starting to rain. Nung magsimula po akong mangaral sa kanila ng salita ng Diyos, nagpasimula ring umulan. That time, all those who sat on the sand, on the beach, to hear the word of God already shocked. You understand? Shocked in the rain. Kaya yung mga nakaupo doon sa buhangin, doon sa beach, na nakikinig ng salita ng Diyos, sila ay nabasa na sa ulan. Full body, they wet already. Yung buong katawan nila ay nabasa na sa ulan. Even our sister also, they had their hair and already soaked from the rain. Maging yung mga sisters din, yung buhok nila at yung buong katawan nila ay nabasa na ng ulan. Let's imagine. When they all looking at me that time, they will look like homeless, drenched in the rain, like her beggars. Nang sandaling iyon, nang dumingin sila sa akin, sila ay parabang mga palaboy na basa sa ulan, na gaya ng mga pulubi. Brothers, sisters, actually, I remember that the big fire had occurred nearby my house around 2 weeks ago. Kaya mga brothers and sisters, sa katunayan, naalala ko na nagkaroon ng malaking sunog na nangyari doon sa malapit sa bahay ko mga 2 linggo na nakakalipas. Because of big fire, the great fire, fire means. That's why the time they so many people they lost their home. Dahil sa napakalaki ng sunog, nang sandaling iyon, maraming mga tao ang nawalan ng kanilang tirahan. The reason, because of that reason, they were leaving after they pitched their tents on the street. Sila po ay nakatira na lang dahil pagkatapos na masunugan sila ng bahay, sila ay nagtayo ng kanilang mga tent doon sa kalye. Because of fire, because they lost everything. Dahil sa sunog, nawala sa kanila ang lahat. No toilet, no bath, no rooms, no water, no clothes. Walang, they lost everything. Walang toilet, they have nothing. Walang kama, walang kwarto, walang tubig, walang damit dahil nasunog lahat. When I saw them, their face, their facial expression were desperate. Nang tinignan ko yung kanilang mga mukha,
Sila, yung mga mukha nila ay talagang mukhang mga desperado na. Have you ever seen? Have you ever seen like that? Nakakita na ba kayo ng gaya nito? They seems to have lost their hope and it looks very sad. Para bang nawalan sila ng pag-asa at talagang mukha silang malungkot. They looked like the pitiful. Talagang mukha silang kaawa-awa. So even brother sister who was sitting in front of the tents yesterday, I saw yesterday, also looked the same as those who lost their home. Kaya maging yung mga brothers and sisters na nakaupo doon sa labas ng tent na nakita ko kahapon, mukha rin silang kagaya ng mga taong nawala ng kanilang bahay. Isn't it? Do you agree? Di po ba? Sang-ayon po ba kayo? They even looked like a homeless beggar drenched in the rain, like that. Similar. Mukha silang gaya ng mga palaboy na pulubi na basa sa ulan. But although they slept in tents like homeless people, kaya't bagaman sila ay natulog doon sa tent na gaya ng mga palaboy, although they couldn't even wash properly because they didn't have a good bathroom. At bagaman hindi sila makahugas ng kanilang katawan ng maayos dahil wala silang maayos na kubeta. Although young other member, they even got their clothes and hair soaked because the rain. At like a beggar. Bagaman yung mga damit nila at ang kanilang buhok ay nabasa sa ulan na gaya ng pulubi. But everyone looks like homeless people, even though everyone looks like homeless people, but not a single person is sad. Means no one grieved. Subalit bagaman lahat ng iyon ay mukhang mga pulubi, subalit wala ni isa na tao doon na mukhang malungkot o naghihinaing. The thing is, there is no one looks very sad. Yung mahalaga po dito, wala dito walang sino man sa kanila yung mukhang malungkot. Bakit? Let's think about it. Why? Pag-isipan natin kung bakit. The answer is very easy. Yung sagot po ay napakadali lang. The reason is very easy. Because they have lost a home to return to, but brother, sister, younger brother, sister, they have a home to return to. Kaya, yung mga nasunugan, wala silang bahay na babalikan. Subalit yung mga kabataan ng mga brothers and sisters, meron silang bahay na babalikan. Even though looks almost same, similar, like a beggar and homeless. Bagaman, pareho sila, mukha silang mga pulubi at palaboy. Face is different. Subalit yung mukha ay magkaiba. So they are having a day of frustration, but we are having a good day with hope. Kaya sila po ay yung araw nila ay talagang malungkot, subalit mayroon tayong sila ay nagkaroon ng araw na talagang nag-enjoy at masaya. So is the difference between having a place to return to or not? Kaya ito po yung pinagkaiba nung mga tao na may babalikan o uuwian at wala. You understand? Naintindihan niyo po? That's why don't complain to the Lord. Kaya nga, huwag kayong magreklamo sa Panginoon. Lord, I have no money. Panginoon, like wala akong pera, gaya nito. Because we have our home to return to. Dahil mayroon tayong lugar o bahay na babalikan. Even though we are living as a homeless and beggar. Bagaman nabubuhay tayo na gaya ng pulubi at... Isn't it? Di po ba? Brother, sister, look, Hebrews chapter 11, verse 9. Tingnan po natin, Hebreo 11, verse 9. Verse 9, by faith he dwelt in the land of promise as a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Why
Did they live in tents instead of building house? Bakit sila nanirahan doon sa tolda sa halip na magtayo ng mga bahay? Because they do not have hope on this earth. Dahil wala silang pag-asa sa mundong ito. So God proud of such kind of people. So we are people. We have to be people like that who do not put hope in this world. Kaya nga po yung Diyos ay nagiging proud sa ganitong mga uri ng tao. Kaya nga tayo rin dapat tayo maging mga tao na hindi inilalagak ang pag-asa sa mundong ito. That's why our identity is we are the stranger and pilgrims on this earth. Kaya nga yung pagkakakilanla natin, tayo po ay mga dayuhan at mga manlalakbay sa mundong ito. Isn't it? Di po ba? So for us, the eternal home prepared in heaven is our real home. Kaya para po sa atin, yung walang hanggang tirahan natin na inihanda sa langit, ito po yung ating tunay na tahanan. So if we live on this earth with our hearts as if we will live forever, the Lord is not pleased. Kaya nga kung tayo po ay mabubuhay sa mundong ito na ang ating puso ay mabubuhay dito magpakailanman, ang Panginoon ay hindi malulugod. Sometime, from time to time, we can be stretched as a stranger by people. Minsan, in this world, maaari tayong ituring ng mga tao na bilang dayuhan sa mundong ito. It is only natural because the people, unbeliever of this world and our pursuit are different. Natural naman po ito dahil yung mga tao sa mundong ito at yung ating hinahanap ay magkaiba. Actually, we are the stranger in this world. Kaya nga sa katunayan, spiritual tayo ay mga dayuhan. Also, stranger's life is uncomfortable in the world. Gayun din, yung buhay ng dayuhan ay hindi komportable sa mundong ito. But stranger find the true rest when they return to his own home. Gayun pa man, yung dayuhan ay mahahanap niya yung tunay na kapahingahan kapag bumalik na siya sa kanyang sariling tahanan. So even our life also cannot avoid it will be same. Kaya nga, maging yung buhay natin ay hindi natin ito maiiwasan. Pareho lang po ito. So when we go to eternal heaven, can we enjoy true rest? Lamang, kapag napunta na tayo doon sa walang hanggang langit, magagawa nating i-enjoy ang tunay na kapahingahan. So brothers, sisters, please don't forget. We must live without forgetting. Then we are like a stranger and pilgrim on this earth. Kaya nga mga brothers and sisters, huwag po nating kakalimutan na tayo ay gaya ng mga manlalakbay at dayuhan sa mundong ito. Because we are the stranger, that's why don't envy rich. Kaya nga, dahil sa tayo ay mga dayuhan, kaya nga huwag ninyong kaingitan ang mayayaman. Such kind of people, the Lord is proud of such people. Sa ganitong mga tao, ang Panginoon ay nalulugod. And the fifth, panlima, what kind of their imagine was God proud of? Ano yung anyo nila na ang Diyos ay nalulugod? Those who did not see His own weakness. Doon sa mga tao na hindi tinitingnan yung kanilang sariling kahinaan. Those who believing in their omnipotence of God. Doon sa mga tao na sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan. So the thing is, the fifth, they were people who believe in the omnipotence of God. Kaya, panglima, yung mga tao, sila yung mga tao na naniniwala o sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Okay, so see, Hebrews chapter 11, verse 11 at 12. Tingnan po natin, Hebreo 11, verse 11 hanggang 12. Every day, if you believe the Almighty Power God, God will be pleased with you. Kaya nga, kung sa araw-araw kayo ay sumasampalataya sa makapangyarihang Diyos, ang Diyos ay malulugod sa inyo. So verse 11 at 12. Please. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang,
Palibhasa itinuring niyang tapat ang nangako. Verse 12, kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, ay sinilang ang mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. So in this verse, Sarah is introduced. Kaya sa talatang ito, si Sarah po ay ipinakilala. According to God's promise, when Sarah was 89 years old, she received God's promise. Kaya, that's why Sarah gave birth to Isaac when she was 90 years old. Kaya dahil nung 89 years old si Sarah, ibinigay yung kanyang yung pangako ng mga anak. Kaya nga nung 90 years old na siya, ipinanganak si Isaac. Would your hands up you, if your age is 70 plus? Pakitaas po kung sino man dito ay nasa 70 o 80 plus na. No. Wala. Okay, 65 years old. Oh, 65. Can you do able to be pregnant? Kaya mabubuntis ka pa po ba? Can you believe if God promise you will give birth? Maniniwala ka ba na kapag ang Diyos ay nangako sa iyo na magkakaanak ka pa? Why are you rout? Bakit kayo tumawa? Although Sarah, he was 89 years old. According to God's promise, she believed God's almighty power. Bagaman 89 years old na si Sarah, pero ayon sa pangako ng makapangyarihang Diyos, siya ay naniwala. Even though Sarah, she was very senior like that, old. Bagaman si Sarah ay napakatanda na, by her faith, she gave birth. Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya ay nagkaanak siya. She believed the word even though she knew the limitation of her own body. Sumampalataya siya sa salita bagaman nalalaman niya yung limitasyon ng kanyang sariling katawan. So by her faith, so countless descendants were born. Kaya nga sa pamagitan ng kanyang mga ng kanyang pananampalataya, yung hindi mabilang na mga inapo ay ipinanganak. So through one woman's of faith, through one or one your faith, God great work happened. Kaya sa pamagitan ng pananampalataya ng isang babae, sa pamagitan ng pananampalataya ng isa sa inyo, ang Diyos ay ang makapangyarihang, ang dakilang gawa ng Diyos ay mangyayari. Let's imagine. At that time, if Sarah, he didn't believe God's promise. Isipin po natin, sa nang sandaling iyon, kung si Sarah ay hindi sumampalataya sa pangako ng Diyos, Lord's promise would not have been fulfilled. Ang pangako ng Panginoon ay hindi marahil maisa sa katuparan. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why it's very important is your faith. Kaya nga, your Christian life. Ang napakahalaga ay ang pananampalataya ninyo sa inyong Christian life. If we look at Luke chapter 1, we can see the same things with Maria. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Lucas chapter 1, makikita rin po natin yung kaparehong bagay kay Maria. At that time, Mary was an unmarried virgin. Nang panahong iyon si Maria ay berhen na hindi pa ikinakasal. And one day an angel appeared and said that she would conceive her child. At isang araw, yung anghel ay nagpakita sa kanya at sinabi na maglilihi siya. So manganak siya ng isang lalaki. She asked the angel how she was going to have a child because she was not married yet. Kaya nga tinanong niya yung anghel kung paano siyang mabubuntis nang hindi pa siya ikinakasal. Then the angel told her that she would be conceived by the power of the Holy Spirit. Pagkatapos sinabi ng anghel sa kanya na siya ay maglilihi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. That time, do you know her answer? Nang sandaling iyon, alam niyo ba yung kanyang sagot? She answered, "Let it be to me according to your promise." Sabi niya, "Hayaang mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." By her faith, Mary. Through Mary, Jesus was born.
sa pananampalataya ni Maria. Sa pamagitan ni Maria, si Jesus ay ipinanganak. That's why, brothers and sisters, it is also a very important part of our Christian life. Kaya nga, brothers and sisters, ito rin ay napakahalagang bahagi ng ating Christian life. Do you believe God? Sumasampalataya ba kayo sa Diyos? Because we believe God's promise. Because we believe the word of God. That's why God's salvation. Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, dahil sumampalataya tayo sa salita ng Diyos, kaya nga tayo ay naligtas. But problem is that, while some of you do not believe God's almighty power in your Christian life. Pero ang problema, bakit yung ilan sa inyo ay hindi sumasampalataya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyong Christian life? Instead of trust God, why are you having you have complained to the Lord every day? Sa halip na magtiwala sa Diyos, pero bakit nagkakaroon kayo ng reklamo sa Diyos araw-araw? That is problem. Yan po yung problema. Don't see your situation. Don't see your circumstance. Huwag ninyong tingnan ang sitwasyon ninyo. Huwag ninyong tingnan yung mga pangyayari. We are son of God. We are son of God. So, we have to observe every day in the sky. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga, araw-araw dapat tayong tumingin sa langit. But unfortunately, many Christians, when the Lord wants to entrust us with a certain task, just we see our circumstance, our shortcoming, and weakness. Pero ang problema, kapag yung Panginoon ay nais niya na ipagkatiwala sa atin yung isang gawain, tayo po, tinitingnan natin yung ating mga kahinaan at ang ating mga pagkukulang. We didn't say like that. I trust you. Hindi natin sinasabi na magtitiwala ako sa iyo. We are saying that to the Lord. Yes, Lord, I want to trust you. I want to follow you. I want to believe you. But, sinasabi natin, I have so many problems. Sinasabi natin, Panginoon, gusto kong magtiwala sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo. Subalit, mayroon akong napakaraming problema. It's like Mary and Sarah. We didn't see God's promise. Hindi gaya ni Maria at ni Sarah, hindi natin tinitignan yung pangako ng Diyos. Still, we are just keep going to see our typical circumstance. Tayo lang ay patuloy na tumitingin dun sa ating mga kahirapan at sa ating mga pangyayari. Lord, I want to go to heaven. I want to follow you, but I can't. Panginoon, gusto kong magtiwala. Gusto kong sumunod sa iyo, subalit hindi ko magawa. To follow you. Still, I have so many difficulties. Para sumunod sa iyo, mayroon pa rin akong napakaraming mga kahirapan. Why? Bakit? That is problem. Yan po yung problema. However, if we only see our own shortcoming and weakness until the end, we are ignoring Almighty power of God. Kung tayo ay nakatingin lamang sa ating mga sariling kakulangan at kahinaan hanggang sa huli, binabaliwala natin ang makapangyariang Diyos. It is also not worthy before God. Ito rin po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Instead of that, we have to rely on the almighty power of God more because of our own weakness and weakness and young faith. Kaya nga, dahil dito, kinakailangan nating umasa sa makapangyarihang Diyos ng higit at higit pa dahil sa ating sariling kahinaan at kamusmusan sa pananampalataya. Don't see your difficulties as like the wave. Huwag ninyong tingnan ang inyong mga kahirapan na gaya ng alon. Yesterday early morning time, when they plunged into the sea, that time,
in the sea, they have so many the how say huge great waves. Kahapon po nang sila ay tumalon doon sa dagat, meron po doon napakalalaking alon. Even though that time the sea very have the very big great strong wave, but they didn't care. Bagaman malalaki yung alon pero wala silang pakialam. That's why yesterday I was very afraid. Kahapon takot na takot ako. Maybe my faith is very weak. Marahil more than you like that. Gaya, para bang yung pananampalataya ko ay mahina nang higit sa inyo. They didn't care their life. Wala silang pakialam sa buhay nila. Because they believed. Even they died, they can go to heaven. Dahil naniniwala sila na kahit na mamatay sila, pupunta sila sa langit. For a sister, although you face your difficulties again, like a huge wave, don't see your circumstance difficulties. You have to only keep the observe God's promise. Kaya mga brothers and sisters, bagaman humarap kayo sa inyong mga kahirapan, araw-araw, please, na gaya ng alon, huwag ninyong tingnan ang inyong sariling kahirapan, kundi yung Panginoon lang. Don't forget God's promises. Huwag ninyong kalimutan. I will be with you. Huwag ninyong kalimutan yung pangako ng Diyos na ako'y kasama ninyo. And six. At pang-anim. What kind of their imagine was God proud of? Sa anong anyo, uri ng kanilang anyo, ang Diyos ay nagiging proud. There are those who died. There are those who died in faith. Sila ay mga taong namatay sa pananampalataya. So, Luke chapter 11 and verse 13. Tingnan niyo po sa verse 13. Chapter 11, verse 13, Hebreo. This all die. Yeah, very strong word. This all die. This means those have faith. Yeah. Ito po, ang lahat ng mga ito, sila po ibig sabihin ito, yung mga may pananampalataya. This all what? Die. Silang lahat, ano po, ay namatay. Important things. This all die in faith. Ang mahalaga po dito, ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya. Brother, sister, verse 13, let's read together. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Which means, this all die in faith means they were saved in faith and then live in the faith and then died in faith. Kaya sabi po dito, ang lahat ng mga ito ay namatay. Ano pong ibig sabihin? Sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, nabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at namatay sa pananampalataya. They did not forsake their faith until the end. Hindi nila iniwan yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. And then they live in the faith until the moment of their death. At nabuhay sila sa pananampalataya hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Such kind of people, the Lord was proud of them. Sa ganitong mga tao, ang Panginoon ay proud sa kanila. Actually, we were saved by the blood of Jesus Christ. But, let's imagine. In order to we got salvation, Jesus was also a man who died in faith. Sa katunayan, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya nga kung pag-iisipan natin, para sa kaligtasan, si Jesus rin ay namatay bilang isang tao na namatay sa pananampalataya. Isn't it? Di po ba? Jesus Christ also. Si Jesus Christ rin. He died in faith. That's why we got salvation. Siya rin ay namatay sa pananampalataya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng kaligtasan. That's why our Christian life, also, we should be like this. Kaya nga, sa ating Christian life, tayo rin ay dapat na maging ganito. But unfortunately,
When we look at the Bible, there are people who are too sad. Subalit sa kasamaang palad, kung titignan natin yung Biblia, may mga tao na talagang napakalungkot. The people is that they are people who were saved but eventually left the faith and died. Sila ay ang mga tao na naligtas, subalit sa huli, sila ay umalis sa pananampalataya at namatay. The example, first, people, King Saul. Unang-una, halimbawa po, si Haring Saul. King Saul was a humble people and had great faith before when he started. Nung nagpasimula si Haring Saul, siya ay napakamapagpakumbaba at mayroong malaking pananampalataya. But finally, he left God and tried to kill David. And then he died. Pero gayon, not in faith. Gayon pa man, iniwan niya ang Diyos at sinubukan niyang patayin si David. At pagkatapos, siya ay namatay. Hindi sa pananampalataya. Let's imagine King Solomon also. When he started the position of king, he desired, he wants to receive the wisdom from God. Kaya si Haring Solomon din. Kaya nung umpisa, nais niyang matanggap yung karunungan na mula sa Diyos. But he grew old, he left the Lord. Subalit, nang tumanda na siya, iniwan niya ang Panginoon. Even also, when we start Christian life, we desire to get God's wisdom. We want to serve the Lord a lot. But after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, when we grew up, when we senior even, brother, sister, let's check your faith now. Kaya nga, maging tayo rin. Nung maligtas tayo, nais nating makakuha ng karunungan ng Diyos, maglingkod sa Panginoon ng higit pa, subalit pagkatapos ng isa, tatlo, limang taon, 10 taon ang tumanda na sa'yo, suriin ninyo ang inyong pananampalataya. Supposedly, our faith have to grow up strong. But, like a King David, a King Saul, King Solomon, some people, their faith going down like that. Kaya nga. Sa dapat na yung pananampalataya natin ay malaguna, subalit gaya ni Haring Saul, yung kanilang pananampalataya ay bumagsak. Please, Kejun, beloved brothers, sisters, we must keep the faith to the end and abide in the Lord until we meet the Lord. Kaya nga, mga brothers and sisters, dapat nating ingatan yung ating pananampalataya hanggang sa uli at manatili sa Panginoon hanggang sa makatagpo natin ang Panginoon. Let's change our Christian life. Baguhin natin yung ating Christian life. The Lord will be proud of us when we do. Keeping our faith. Ang Panginoon ay magiging proud sa atin kapag iniingatan natin yung ating pananampalataya. And last seventh. At panghuli, ikapito. What kind of their imagine was God proud of? Anong uri ng kanilang anyo ang Diyos ay nalulugod? Through seven kinds of faith, let's check your faith, our faith. So seventh, someone who is not tied up to the past. Kaya nga, yung sa ikapito, ang mga tao na hindi nakatali sa kanilang nakalipas, nakaraan. Means, the seven, there are people who are not bound by the past. Ibig sabihin po yung ikapito, sila yung mga tao na hindi natatali sa kanilang nakaraan. Last seven, look, the verse 11 hanggang 16, 14 hanggang 16. Tignan po natin, verse 14 hanggang 16. Okay, 14 hanggang 16, brothers and sisters, Luke 14 hanggang 16. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa mga tuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat ganyang ipinaghanda sila ng isang lunsod.
If we see the verse 15, that country from which they had come out referred to Abraham's hometown, Ur of the Chaldeans. Sabi po dito yung sa verse 15, yung kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, ibig sabihin po nito yung lugar ni Abraham, yung pinanggalingan ni Abraham na yung Ur ng Kaldeyo. But if we see the verse 16, we can find the word of better. The of better means lepers to heaven. Kaya yung mabuting lupain, tumutukoy po ito sa langit. So Abraham, he did not think of Ur of the Chaldean, his hometown, where they lived in the past. Kaya si Abraham po, hindi niya na inisip pa yung Ur ng Kaldeyo, yung kung saan siya nakatira nung nakaraan. But Abraham, if he had thought of it, he would have returned when he had the chance. Kung si Abraham ay inisip niya ang patungkol dito, bumalik sana siya nang nagkaroon siya ng pagkakataon. When we read Exodus, book of Exodus, we can find that story. Kaya kung titingnan po natin sa aklat ng Exodus, makikita po natin ang kwentong ito. So after they escaped Israel people from Egypt, they lived in the wilderness. Kaya matapos po nilang lumabas sa Ehipto, sila po ay nanirahan sa ilang. According to God's guidance, they escaped from Egypt to the wilderness. Ayon po sa paggabay ng Diyos, sila po ay nakaalis sa Ehipto at tumungo sila sa ilang. When they reached the wilderness, they start complaining to the Lord. Nang makarating sila sa ilang, nagpasimula silang magreklamo sa Panginoon. Why? Bakit? The wilderness was very hot and rough and difficult to live in. Dahil yung ilang ay napakainit, hindi maganda yung daan, at napakahirap na mabuhay. So they often protested against it, God, and Moses are asked to return to Egypt. Kaya nga, madalas na pumoprotesta sila laban sa Diyos at kay hinihiling nila kay Moses na bumalik sa Ehipto. Their complaint means, it is like saying that God's grace that saved them from Egypt was in vain. Yung pagrereklamo nila ay gaya ng pagsasabi na ang biyaya ng Diyos na niligtas sila mula sa Ehipto ay walang kabuluhan. So, it's same meaning. Yeah, pareho lang din po ang kahulugan nito. If you are complaining to the Lord, kung kayo ay nagrereklamo sa Panginoon, means, why God saved me? Ibig sabihin nito, O Diyos, bakit mo ako iniligtas? My life was happiness life, more than before. It means it's like saying that God's grace then that saved them from Egypt was in vain. Means we are the same if we complain to the Lord. If you say my Christian life is very difficult, means it is complaint to God. Kaya gaya po ng mga Israelita na sila ay sinasabi nila na dahil gusto nilang bumalik sa Ehipto, parang sinisisi nila yung Diyos kung bakit nilitas. Pareho rin po sa atin kapag nagkaroon tayo ng kahirapan. Isn't it? Can you agree? Means, why God saved me? Ibig sabihin, bakit ako niligtas ng Diyos? Before my life it was good, then I got saved, after God saved. Noon, ang buhay ko ay mabuti kaysa pagkatapos kong magkaroon ng kaligtasan. Isn't it? Di po ba? Remember, the salvation we have received is a blessing among blessings. Tandaan niyo po, yung kaligtasan na tinanggap natin ay isang pagpapala ng higit pa kaysa ibang pagpapala. It is the best blessing. Ito yung pinaka-the best na pagpapala. So salvation cannot be compared with anything in the world and cannot be changed. Ang kaligtasan ay hindi makukumpara sa anumang bagay sa mundong ito at hindi ito nababago. Isn't it? Di po ba?
But why some of brothers, sisters, they go back the world after they got saved? Pero bakit may mga brothers and sisters na bumabalik sa sanlibutan pagkatapos nilang maligtas? Please, don't do that. Pakiusap, huwag po ninyong gawin ito. We must live the Christian life we have been given to the end, looking the eternal heaven. Tayo rin ay dapat na mamuhay sa ating Christian life hanggang sa huli na tumitingin sa walang hanggang langit. And then the Lord will be proud of such us. At kung ganun, ang Panginoon ay magiging proud sa atin. Okay, let me summarize what we learned today and last Sunday. Kaya buburin ko po yung pinag-aral natin ngayon at yung nakaraan. So, verse 16. Let's see. Verse 16, chapter 11. So, dito po sa chapter 11, verse 16. Verse 16, brother, sister, let's read together. 3:1. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Therefore, God is not ashamed to be called their God. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila. So don't make God sad. Kaya huwag po ninyong palungkutin ang Diyos. So God was proud of them. First, like them, we should obey when we were called. Kaya ang Diyos ay naging proud sa kanila. Kaya nga unang-una, kaya nga gaya nila, dapat rin tayong sumunod first, kapag tayo ay tinawag. We should obey when God called. Una, dapat tayong sumunod kapag tinawag tayo ng Diyos. Isn't it? Di po ba? And second, pangalawa, we too also, we have to look at the glory when we'll receive in the future. Tayo rin ay dapat na tumingin sa kaluwalhatian na matatanggap natin sa hinaharap. And third, pangatlo, we too must abide until the end in this church that the Lord has commanded us to dwell in. Tayo rin ay dapat na manatili hanggang sa huli sa church na ito na iniutos sa atin ng Panginoon na manirahan. And fourth, at pang-apat, we must not has commanded us to dwell in. Oh, sorry. And we must not put our hope in things on this earth. Pang-apat, huwag nating ilagak yung ating pag-asa sa mga bagay sa mundong ito. Isn't it? And fifth, Panima, we must look to the Almighty Lord power, not ourselves. Dapat tayong tumingin sa makapangyarihang Panginoon, hindi sa ating mga sarili. And six, panganim, and we too must live in faith to the end and meet to the Lord. Dapat tayong mabuhay sa pananampalataya hanggang sa huli at hanggang sa katagpuin natin ng Panginoon. Last seven, Pangito, we should live Christian life thinking of a better heaven without being catch up in the past. Tayo rin ay dapat na mabuhay sa ating Christian life na iniisip ang patungkol sa mabuting langit nang hindi nakatali doon sa ating nakaraan. Let's pray together. Manalangin tayo. Oh Lord, thank you Heavenly Father for loving us and saving our soul. Maraming salamat po aming Diyos na nasa langit, aming Amang Diyos na nasa langit sa pag-ibig sa amin at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. According to your commandment, today we gathered together to learn the Word of God. Ayon po sa iyong utos, sa araw na ito kami nagtipon ng sama-sama upang pag-aralan ang iyong salita, Panginoon. Lord, please plant your Word in our hearts so that we can always live by your words as our standard. Panginoon, pakiusap, itanim mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso upang palagi kami makapamuhay sa pamamagitan ng iyong salita bilang aming pamantayan. In particular, please guide our faith to grow day by day so that we can do the work of the Lord powerfully. Lalong-lalo na po, gabayan mo po ang aming pananampalataya na lumago sa araw-araw upang
magawa namin ang gawain ng Panginoon ng makapangyarihan. O Lord, we know already how much you love us. So please lead our heart so that we can love each other as the Lord loves us. Yeah, Panginoon, gaya ng iniibig mo kami, pakiusap, pangunahan mo po ang aming mga puso upang magawa naming ibigin ang isa't isa na gaya na kung paanong inibig kami ng Panginoon. And we pray in the name of Jesus Christ. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen.